Magandang hapon po. Bumaga sa poste at nagdulot ng disgrasya sa Skyway at Grade sa Pasay ang isang tanker ng coconut oil. Tumagas ang mantika kaya naging madulas ang kalsada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nakahinto sa gilid ng poste sa Skyway at Grade southbound sa Pasay ang tanker na ito kaninang umaga. Kita rin namin nilalagay na buhangin sa nakapaligid na likido. Ayon sa hepe ng Southern Police District sa panayam ng Superradio DCBB, bumangga ang truck sa poste at ang karga nitong coconut oil o mantika tumaga sa southbound at northbound na bahagi ng kalsada. Bumigat tuloy ang trapiko roon. Alas 8, nandyan na yan, marami na talaga. So, bumper to bumper na yung sasakyan. Natanggal na sa lugar ang tanker. Pero ilang motorsiklo ang dumula sa tumapong mantika. Marami na sir, ang dami siguro na. Pero may aksidente. Sumimpla na motorsiklo. Sugatan ng ilang motorista. Yung isa tumama po yung ulo. Laceration yung ano niya. Yung noo. Ayun mga dugo niya. Dako siya. Dami o madulas. Tapos marami din doon. Marami din doon sa kabila. Bago magtanghali ay hinatak ang oil tanker. Patuloy pang iniimbestiga ng aksidente. Wala pang reaksyon ng truck driver. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa Pilipinas, nahuli ang isang wanted na Koreano na sangkot umano sa mga pang-hack ng messaging app sa South Korea. Ang natimbog na suspect nasa red notice ng Interpol. At nakatutok si John Consulta, exclusive. You are under arrest because you are fugitive justice. Agad pinosasan ng mga operatiba ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang Korean national na si Joo Han Woong na itinuturing na Big Fish sa kanilang bansa. Leader umano siya ng isang grupo ng mga hacker na tinatarget sa pang-hack ang isang messaging app sa South Korea. Nag-develop siya ng isang program at na-hack nila ang more than 50 million users. At yung mga accounts ito or mga personal data ay ibinenta nila sa mga sindikato na nag-ooperate ng voice phishing and other fraudulent activities. Matagal na raw lang sa Pilipinas ang pugante. Pero nung isang taon lang na-issuean ng warat at nailagay sa red notice ng Interpol. Pero di raw naging madali ang paghuli sa kanya. Alam niya din na wanted na siya sa Korea kaya nag-iingat na rin siya. At hindi siya masyadong lumalabas. Nagkataon lamang na during our surveillance or stakeout, ay lumabas siya isang beses at kaya nasundan namin siya sa pumunta siya dito sa Pasay area at doon na namin siya hinuli. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha na ng pahayag ang Korean national na nakakulong na sa detention facility ng immigration sa Bikutan habang gumugulo ang kanyang deportation procedure. Inaalam na ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit kung may kasabot pa ang interest ng dayuhan sa kanyang illegal na operasyon dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bahagyan ang nagmura pero may tuturing pa ring mahal ang asukal sa ilang pamilihan. Para raw mapanatiling makatwiran ang presyo nito sa mga pamilihan, may paraang isinusulong ang Sugar Regulatory Administration. Nakatutok si Bernadette Reyes. Para mahikayat ang mga sugar trader na suportahan ang mga local producer ng asukal sa bansa, may naisip na paraan ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Sa bisa ng Sugar Order No. 2 ngayong taon na inisyo ng SRA Board, hinihimok ang trader sa voluntaryong pagbili ng hanggang 300,000 metric tons ng locally produced raw sugar. Kapalit nito, maaari silang mag-import sa hinaharap. Pwede raw sumali rito ang mga magsasaka, sugar millers at iba pa basta lisensyado bilang sugar traders. They buy 2 bags of sugar, they are allowed to import 1. Parang may kapalit. Ayon sa SRA, layo nitong ma-stabilize ang farm gate price ng asukal sa bansa habang napapanatiling tapat at makatwira ng presyo nito sa mga pamilihan. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED, bumabagsak na ang farm gate price ng asukal ngayon. The idea behind that is to prop up the mill gate prices, which recently has gone down from 3,000 high. It went down to 2,400. Lugi na yung mga farmer dyan. And that was because the traders were manipulating the prices. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng SRA ukol dito.
Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 72 hanggang 100 pesos ang retail price ng puti o refined sugar. 68 hanggang 86 pesos ang washed at 59 hanggang 90 pesos ang brown. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Rollback sa petrolyo ang asahan sa darating na linggo. Sa tansya ng Uni Oil, 30 to 50 centavos per liter ang bawas presyo ng gasolina. 20 to 30 centavos kada litro naman sa diesel. Naunang sinabi ng Department of Energy na ang posibleng rollback ay dahil sa pabago-bagong demand sa langis sa China at Amerika at pagtaas ng oil supply mula sa mga bansang hindi kasapi ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sa lakas ng apoy, hindi na mawari na kotse pala ang nasusunog sa gilid ng kalsada sa Ilocos Norte. Pati mga halaman sa tabi nito nagliyab. Nakalabas agad ang mga sakay nito at wala namang nasaktan. Ayon sa BFP, nakaamoy raw na usok ang driver kaya itinabi niya ang sasakyan. Nang suriin ang hood, doon ito nagliyab. Inaalam pa ang sanhinang sunog. Humigit kumulang 25 kilo ng hininalang cocaine ang natagpuan ng isang mangisda sa Laot sa Eastern Samar. Ayon sa mangisda sa bayan ng Arteche, isang plastic bag ang nakita niyang palutang-lutang sa loob ng isang lambat kahapon. Nagpatulong siya sa mga opisyal na barangay para dalhin sa alkalde ang supot. Nabuksan, doon na tumambad ang umunoy illegal na droga. Inaalam pa kung saan ito nanggaling. Nag-uugnayan na otoridad para sa ilalim sa pagsusuri ang na-recover na kontrabando at malaman kung magkano ang halaga nito. Hindi lang daw kapakanan ang ating pets ang dapat isipin. Pati mga nilalang sa wild o tinatawag na wild dapat protektahan. Marami sa kanila ang nangaring maubos gaya ng panguli na may isang na-rescue kamakailan sa Palawan. Nakatutok si Katrina Son. Nakabalot pa sa lambat ang Philippine pangolin o balintong na ito at ibinabiyahe sa tricycle ng maharang na mga otoridad sa Taytay, Palawan. Isang suspect ang arestado, ngunit wala pa siyang pahayag. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, critically endangered ito at hinuhuli dahil delikasi raw ang karne nito at ginagamit sa traditional medicine ang kaliskis at laman loob nito. Ang pagprotekta sa mga pangolin at iba pang wild animals. Pangunahing mensahe ng World Wildlife Day na ipinagdiwang sa Malabon Zoo. Isa nga si Marimar the Orangutan sa mga nakita dito sa Malabon Zoo sa pagdiriwang ng World Wildlife Day. A lot of animals are becoming, species are becoming extinct every day po of our lives. These are dying in the wild po and we must protect them because we depend on them every day for our lives. Hindi lang wildlife ang dapat alagaan at protektahan, kundi pati mga alagang hayop, lalo ngayong umiinit na habang papalapit ang tag-init. Kapag napabayaan daw ang mga alaga, maaari silang ma-heat stroke o mamatay. Unlike humans, ang dogs and cats natin, nag-regulate sila ng body temperature nila through panting, through their foot pads, and through their nose lang. May kanya-kanyang diskarte ang for parents para presko pa rin ang feeling ng kanilang mga alaga. Lagi ko siyang inalagaan. Pag nilalabas ko siya, lagi may dalang tubig na may ice. Kaya yun ang lagi kong binibigay sa kanya. Nowadays in summer talaga, naka-electric fan din. Payo ng eksperto, tiyaking hydrated ang mga alaga. Makatutulong daw na ilakad sila sa madamong lugar. Mainam ding pagupitan ng mga asong makapal ang balahibo. Ngayon, hindi lang naman heat stroke yung kailangan nating tingnan, yung ticks and fleas din. So bago mag-summer, i-ready na natin yung mga kailangan natin, mga cooling pads nyo, mga ice treats nyo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Kung ang magtanim ay hindi biro, aba challenging din ang pag-iisip ng pagluluto sa mga inaning gulay. Pero may mungkahi ang mga taga-Pangasinan. Basta letos ang pag-uusapan para kita mo ang asenso. Alamin sa pagtutok ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kung may strawberry picking sa Benguet at grapes picking sa La Union, let us go! Lettuce picking sa Season Pangasinan. Iba't ibang klase ng latugas ang mapipita sa isang farm sa Barangay Binmukkug,
na binuksan noong 2022, ang inyong pinitas, fresh na fresh nyo ring matitikman. Pwedeng magpaluto o magpagawa ng farm-to-table dishes, gaya ng lettuce vegetable salad na pinasarap ng secret ingredient nilang sarsa, at ginisang lettuce sa sardinas. Pinaparami ang mga lettuce gamit ang hydroponics na di gaya ng tradisyonal na pagtatanim, iwas peste raw at bantay sarado. Yung kagandahan nito yung continuous yung supply ng nutrients. Continuous yung supply ng nutrients, yaka yung oxygen niya na sasama sa tubig, bukod pa yung sa oxygen na na-absorb ng sa leaves niya. Bukod sa lettuce, may iba't ibang gulay at prutas ding nakatanim sa farm. Ang kanilang kita, umaabot sa mahigit 15,000 pesos kada buwan. Pero sabi nga nila, magtanim ay di biro. Para magbunga ang tanim, kailangan ng tiyaga at sapat na kaalaman. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio nakatutok, 24 oras. Isang truck na kargado ng buhangin ang nawalan umano ng kontrol at tumaob sa San Nicolas, Ilocos Norte. Natabunan ng buhangin ang kasunod nitong kolong-kolong o tricycle na may sakay na tatlong aircon technician. Lahat sila nasawi. Sugatan at dinala sa ospital ang truck driver. Sa Toboso Negros Occidental, ambulansya naman na papuntang ospital ang tumaob matapos din mawalan umano ng kontrol. Patay ang driver at stroke patient na sakay nito habang ginagamot sa ospital ang tatlong iba pa. Patuloy ang investigasyon sa dalawang disgrasya. Gusto ipatigil na isang grupo ang programa ng DepEd na Catch Up Fridays kasunod ng mga reklamong nire-require umano ang mga estudyante na bumili ng mga worksheet para rito. May paglilinaw ang DepEd kagnay niyan at nakatutok si Marisol Abdraman. Kung titingnan, karaniwang klase lang ito sa mga elementary school. Pero espesyal daw ang turo sa mga pampublikong paaralan sa mga elementary at high school tuwing Biyernes. Dahil ito raw ang tinatawag nilang Catch Up Friday. Ang Catch Up Friday ay programa ng DepEd sa ilalim ng National Learning Recovery Program kung saan tinuturuan ang mga estudyante na makapagbasa. Kaya tuwing Biyernes, mas nakatutok ang pagtuturo ng mga guro sa pagbabasa. To help students with reading difficulties. Hindi tulad sa Lunes hanggang Webes, espesyal ang lesson pag Biyernes dahil ang mga itinuturo ay hindi galing sa lesson plan ng guro na nakabase sa kurikulum, kundi nanggagaling mismo sa DepEd. Pwede naman daw magdagdag ang guro o gumawa ng iba't ibang paraan sa pagtuturo. Pagka puro reading ng reading, nag-aano din sila eh, nasasawa. Kaya sabi ko, mag-chess muna tayo para maano, kasi may kasama din yung math, mami. Enjoy naman daw ang mga bata sa kanilang Catch Up Friday class. So it's okay with you to have longer time for reading? Yes. Why? Because reading makes us know a lot more. Masaya po kasi. Mas masaya kahit mahabang oras ang pagbabasa. Opo. Welcome din maging sa ilang magulang. Mga tinamaan po ng pandemic na ngayon nakakahabol po sila. Bagamat para sa iba, mas maganda pa rin daw kung may iba pang aktibidad at hindi lang puro reading. Kasi ma'am, parang nabuboard yung mga bata sa ganun eh. Binigyan din ng DepEd ang pangangailangan ng mga estudyante na mag-catch up. Pero anumang worksheet ang kanilang gamitin, wala raw dapat itong bayad. Sa isang pahayag ng Teachers Dignity Coalition kahapon, hinikayat ng grupo na itikil muna ang implementasyon ng programa. Ayon sa grupo, maaari naging dulot ng kakulangan sa materials ang sinasabing pagbebenta ng mga workbooks. Sagot ng DepEd. Wala pong nire-require ang kagawaran na dagdag expenses sa ating mga learners, sa kanilang mga magulang o pagbili ng mga booklets. Bukas din daw ang kagawaran sa mga improvement sa nasabing programa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdraman, nakatuto 24 oras. Tiyak na magiging iconic ang paglalayag ng pinakabagong cruise ship ngayon. Ito lang naman daw kasi ang pinakamalaki sa buong mundo. Kuya Kim, ano na? Naglayag na mula Miami, Florida para sa isang 7 araw na island hopping voyage sa Caribbean ang tinuturing na pinakamalaking cruise ship sa buong mundo, ang Icon of the Seas. Ang cruise ship na ito, 365 meters ang haba at tumitimbang na 250,800 gross tons.
halos 5 beses na mas malaki kumpara sa isa sa pinakasikat na ocean liner sa kasaysayan, ang Titanic. Meron tong 20 decks o palapag na kaya mag-accommodate o tumanggap ng halos 8,000 na pasahero at crew. At tiyak hindi ka mabuburyong dito. Meron kasi tong 7 swimming pool, 6 na water slides at napakaraming bars at kainan. Ang Icon of the Seas, binuo sa isang shipyard sa Turku, Finland at nagkakahalaga ng $2 billion. Kuya Kim, kailan nagdayag ang pinakaunang cruise ship sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang cruise ship ay mga mail ship at ito'y pag-aari ng Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Ang pinakaunang cruise ticket naman ay binenta noong 1844. Ito'y ginamit sa isang cruise magmula London paikot ng Mediterranean Sea. Ang pinakaunang cruise ship naman ay inimbento ni Albert Bolin ng Hamburg America Lines, isang German company. Ito ang Princess St. Victoria Louis na may habang 124 meters at more than 4,000 tons ang bigat. Nilaunch ito noong 1900 at nag-operate hanggang 1906 matapos ito mag-crash sa Jamaica. Nito lang Disyembre, nabigyan din ako ng pagkakataon na makapag-cruise na nagdala sa akin hindi lang sa coldest kundi sa tinuturing din driest continent sa ating planeta. Ang Antarctica. Katatapos ka lamang ng cruise ko, nagpunta ako ng Antarctica at ang ginamit naming cruise line ay Nat Geo Explorer. Itong barkong ito, pinasok kami sa Antarctic Peninsula, isa siyang ice cutter ship at pumasok kami hanggang sa yelo. Ang cruise namin ay 10 days. Ngunit 2 days dito papunta at 2 days pabalik, dadaan ka sa isa sa pinakamalupit na dagat sa buong mundo na ang tawag ay Drake Passage. Ang mga alon doon ay 5 meters at dalawang araw yan, walang tigil. Napakarami ko nakita mga wildlife. Wala mga birds of prey dito, wala silang mga kalaban dito, kaya hindi na nila kailangan lumipat. Mga orca o mga killer whale, ito mo dahan-dahan sila, palagi silang umaatake sa isang grupo. At ang Antarctica, words cannot express how beautiful it is. Sa sobrang ganda, parang wala ka sa planet Earth. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, sagot ko kayo, 24 oras. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng isang rider na nasawi matapos magulungan ang isang truck sa Quezon City. Ang nahuli kang na disgrasya, tinutukan ni Jomer Apresto. Dead on the spot ang lalaking ito matapos magulungan ng dambuhalang truck sa Araneta Avenue sa Quezon City bandang alas 10 kagabi. Bago ang insidente, nahagipa sa CCTV na isang motor ang nakagitgita ng motor ng biktima kaya siya sumemplang. Sakto naman ang pagdating ng truck na hindi na nakapagpreno at nagulungan ng sumemplang na rider na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. May kasama po siya dyan eh. Sinusundan dyan niya po. Kaso inabot siya ng stoplight dyan na una to eh. Ngayon pagdating niya rito, nakita niya na yung motor, saka yung sapatos, yung kinabahan na yung kasama niya na. Galing daw ng trabaho ang biktima at nagkayayaan muna silang uminom ng kanyang katrabaho. Nagkapit pa nga sila, sabi niya bago umalis, at pinapaiwan niya talaga yung motor. Magka-taxi na nga lang, nagmaneho pa rin siya. Hustisya naman ang panawagan ng ama ng biktima. Tinawagan lang po kami papunta dito, hindi naman sinasabi na ganun ang nangyari. Yun pala, wala na pala yung anak ko, nag-iisang anak pa naman yan. Sana maayos. Bagong lahat, sana maayos ito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver at pahinante ng truck na nasa kustodiya na ng QCPD. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ang sariling kapatid sa Cebu City. Dalawa menor de edad naman ang sugatan sa pamamaril sa Lapu-Lapu City. Paspasan natin ang ilang krimen sa probinsya. Lalaki patay sa pamamaril sa Vigan, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, galing sa trabaho ang 55 anyos na construction worker ng pagbabarili ng mga di pa kilalang salarin habang papasok sa gate ng kanilang bahay. Inaalam pa ang motibo sa krimen pero may persons of interest na raw ang pulisya. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng sariling bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Hinala ng kapatid ng biktima, pinatay siya dahil sa mga nakitang sugat sa kamay. Pero base sa post-mortem examination ng pulisya, inatake sa puso ang biktima. Mag-isa daw ito sa kanyang bahay at nakaranas ng hypertension. Ang mga sugat sa kamay ay posibleng dahil daw sa kagat ng daga. Sa Santo Tomas, Batangas, dinakip sa bisa ng arrest warrant ang lalaking wanted sa pagpatay sa isang pulis at meat vendor sa Albay. Ayon sa pulisya, sa tulong ng mga residente, natunto ng sospek na gumagamit umano ng ibang pangalan. Tinutugis pa ng pulisya ang mga umano'y kasamahan ng akusado.
Lalaki sa Cebu City pinatay sa saksak ng bunsong kapatid. Ayon sa pulisya, alitan sa bahay ang ugat ng krimen. Sumuko ang suspect sa pulisya na maharap sa reklamong murder. Wala pa siyang pahayag. Dalawang minor de edad sugatan sa pamamaril sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa pulisya, may alitan ng suspect at isa sa mga biktima. Ligtas ang dalawang biktima habang hinahanap pa ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Ngayon ang huling gabi ng lamay para sa premyadong aktres na si Jacqueline Jose na inalala at binigyang pugay ng mga taga-Kapuso Network. Yan ang tinutukan ni Katatibayan. Don't call me Lola. Hindi kita apo. Call me Madam. Madam Charito. Doña Charito ng mundo mo'y akin. Ang ampalaya kinakain, hindi inuugali. Kapag inugali mo yan, kakainin ka niyan. Señora Angelica Santibanez ng Marima. Hindi man ako naging magaling sa buhay ko. Ang sabi ko sa sarili ko, magiging magaling talaga akong ina. Tessa Fajardo ng Bolera. Ang dito, at walang sino man ang makakaagaw nito sa akin! Doña Conchita ng Ilustrado. Ilan yan sa mga iconic role ng premyado aktres na si Jacqueline Jose sa GMA Network. Kagabi, binigyan pugay sa at inalala na ilang Kapuso stars at executives. Kabilang si GMA Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Razonable. We all know how Tita Jane loves unconditionally. So, yun nga po. Parang ngayon, ang nararamdaman ko po ngayon is the same feeling I felt when my mom left us. Tita Jane, paki-hello na lang po ako sa nanay ko dyan. Naulila na naman po ako ulit. Thank you for all the memories and thank you for bringing out the best in me. I love you so much. Kan ano yan na best actress, 'di ba? Pero hindi mo siya mararamdaman ng ganun. Talagang equal niya pakisamahan lahat ng mga tao. Siya ang nagpauso ng kalma acting. Yung may halo siyang monotone pero punong-puno ng emosyon. Hindi kailangan tumulo ng luha pero yung kasing sa mga mata niya, 'di ba? Tumatagos na yung emosyon ko. She's a gem. So nakakalungkot na nawalan tayo ng isang haligi na naman ng industriya. She's a woman and an actress who lived her life to the fullest in every little way. Labis ang pasasalamat sa kanila na anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman. Every night it warms my heart to know how much everybody loved my mother. It's so amazing for me to see how much you guys loved her so much too. Thank you. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan, Nakatutok, 24 oras. Ang nag-viral na video ng daga sa Naiya, nasundan pa ng isa pang video ng paggalagalang peste sa Paliparan. Pero may nagpunto rin na hindi lang ito kakulangan ng pamunuan. Makikita sa isa pang video ay isang dagang paikot-ikot sa mga pasahero sa Paliparan. Ang mga pasahero nagtilian. Bagamat naunang sinabi ng MIAA o Manila International Airport Authority na nagkulang sila pagdating sa pest control, may mga netizen ding ipinunto na ang mga daga at iba pang peste sa Naiya ay dahil din sa kawalan ng disiplina ng mga pasahero. Gaya sa video ng isa pang netizen, nakita naman ang mga basurang iniwan lang basta-basta sa loob ng Paliparan. Mula sa mga upuan hanggang sa gilid ng Naiya, iba't ibang basura ang hindi itinapon na maayos. Wala pang pahayag ang Manila International Airport Authority tungkol dito, pero ayon sa DOTR, maaring lumang video ang nag-viral na panibagong dagang tumatakbo malapit sa boarding gate. Tiniyak nila na may pest control system na ipinatutupad sa Naiya. Hinimok ng Philippine Coast Guard ang mga Pilipino at opisyal ng gobyerno na manindigan laban sa mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea. May paalala rin ang isang maritime expert kaugnay sa obligasyon din ng Pilipinas sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng bagong pambobomba ng tubig, pagitgit
at pagharang ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nanawagan si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela sa mga Pilipino na maging mapagbantay laban sa mga maling balita at impormasyong ipinakakalat ng China, lalo na sa mga illegal at mapangudyok na kilos nito sa West Philippine Sea. Hinimok din ni Tariela ang mga opisyal ng gobyerno na magsalita at manindigan laban sa mga pambubuli ng China sa mga sundalo, mandaragat at mangingisdang Pinoy. Aniya di dapat manahimik sa gitna ng agresyon at kailangang ilantad ang mga gawain na labag sa batas para labanan ito. Sinabi kamakailan ng China na ang Pilipinas lang ang may pananagutan sa mga insidente at iginiit na ang Pilipinas ang nagsisimula ng gulo sa lugar. Pero ilang ulit nang iginiit ng Pilipinas na kailangan ng umalis ng mga barko ng China, lalo't hindi raw katanggap-tanggap ang mga panghihimasok ng China sa mga operasyon ng mga Pinoy sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May nasiramang barko at nasaktang Pilipino sa mga misyon, hindi pa rin dapat na agad magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika para sa Mutual Defense Treaty o MDT. Ayon sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, aniya aktibo naman ang MDT, hindi lang sa armed conflict kundi pati sa mga operasyon. May obligasyon din ang Pilipinas na huwag palalain ang tensyon. Kaya po, actually kaya po ninenervyos lagi ang mga China dun sa West Philippine Sea pag may nakikita silang American aircraft o kaya Navy vessel. Dahil alam nila na pwedeng tawagan yun ng mga Filipino forces kung sakaling kailangan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Mainam din daw na umiiral ngayon ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept na naunang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ito raw ay pagpapalakas ng kakayahan nating ipagtanggol ang ating exclusive economic zone para matiyak na tayo lang ang makikinabang sa mga likas na yamang nasa teritoryo natin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa kulungan ng bagsak ng tatlong wanted sa magkakahiwalay na kaso ng pang-aabuso sa Caloocan, Parañaque at Batangas. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Na-corner ng mga pulis sa bangketa sa San Juan ang suspect na wanted dahil sa kasong statutory rape sa Caloocan. 15 taong gulang na high school student ang babaeng biktima. Ayon sa National Capital Region Police Office, nagkakilala si Chat ang suspect at biktima hanggang nagkayayaang magkita at mag-inuman. Katapos ng inuman nila sa sobrang kalasingan ng bata, ng babae, ni hinatid doon sa bahay daw pero hindi naman nakauwi. Maybe along the way, doon ginawa yung kahalayan. Bali po ako po sir, dumayo lang po ako sa bahay nila para makapag-inuman po. Tapos po yung babae po, inatid lang po namin maayos hanggang doon po sa may kanto ng bahay po nila. Sa Parañaque, ang lalaking nang hari umano sa kanyang stepdaughter. Itong subject natin na akusado ay most wanted sa Villarreal Samar. Bantay sa lakay ang nangyari. Yung panghalay niya, ginagawa niya pag wala doon yung kanyang asawa. Wala po akong kasalanan sa ganyan. Wala po akong ginawa na ganyan. Wala namang kawala sa mga pulis ng General Luna Quezon ang lalaking ito sa Malvar, Batangas. Mahigit 20 siyang nagtago dahil sa pang-aabuso umano sa 9 taong gulang na babae sa Quezon. Ang nasabi pong most wanted person ng 25 years ay nahuli ng kapulisan ng General Luna MPS Quezon PPO sa Malvar, Batangas. Alinsunod sa atas ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director at ng aming Provincial Director. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. 24 oras. Ulat panahon tayo mga kapuso, patuloy na umiiral sa bansa ang hanging amihan at easterlies o mainit na hanging galing sa Pasipiko. Magdadalian ang isolated light rain sa ilang panig ng bansa. Asahan naman ang ulan bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang Luzon sa eastern section at Bicol region. Mababa naman ang chance na ulan sa Visayas at Mindanao. Gayun din sa Metro Manila, pero posible pa rin
ang thunderstorms. Dahil lumalawak na ang sakop ng pagnenegosyo, kabilang ang digital technology sa mga tinalakay sa Go Negosyo Women's Summit 2024. At yan ang tinutukan ni JP Soriano. Isa ang usapin ng digital technology sa mga tinalakay sa Go Negosyo Women's Summit 2024 na itinaon sa pagdiriwang ng International Women's Month. Kabilang sa mga nakasama sa diskusyon, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na binigyang diin ang pagbuo ng mga orihinal at bagong content para sa lumalawak na audience sa iba't ibang social media platforms. We're still navigating it, but you know, we have to do it. And hindi kami pwedeng mapag-iwanan. Mm-hmm. We have to learn how to pivot as a content provider in whatever platform. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpaparangal sa Go Negosyo Inspiring Filipina Entrepreneurs Awards 2024. Kasama sina Trade Secretary Alfredo Pascual, Go Negosyo founder Joey Concepcion at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, nakatakda ang pagbisita sa bansa ng pinakamalaking economic delegation mula sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Humanda ng makiget ready Showtime Philo Iconics. Babalik sa Pilipinas ang K-pop group na Icon on April 7 para sa kanilang limited tour na Get Back. Ilabas na ang inyong combats dahil ito na ang last group concert ng Icon bago sila mag-enlist sa military. It's Suga Day! Kahit busy sa enlistment duties ang BTS member na si Jin, binati niya si Suga ng happy birthday sa kanyang Weverse post. Sa April, mapapanood na ang concert movie ni Suga na D-Day the Movie. Ni-release naman kahapon ang concept pictures ng BTS member na si V para sa kanyang upcoming single na Friends na mapapakinggan na sa March 15. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia Ivan? Big winner po ang Kapuso Network sa second Loros Nobilis Media Excellence Awards ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Iginawad kina Maris Umali at sa aking partner na si Ivan Mayrina ang Media Excellence in TV News Reporting. At kinilala din si Ivan bilang Most Outstanding Male TV News Reporter. Media Excellence in Radio News Reporting Award ang iginawad kina Susan Enriquez at Joel Reyesabel. At kinilala rin si Maki Pulido pati na si Drew Arellano para sa Media Excellence in Public Affairs Program Hosting. Natanggap naman ni Papa Dudot ang Media Excellence in Radio Disc Jockeying at Media Excellence in TV Acting naman para kina Kapuso Primetime King and Queen, Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Ang pinakamataas na parangal na Loros Nobilis Icon for Media Excellence, iginawad kay National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts at GMA Creative Consultant Ricky Lee. Congratulations mga Kapuso at syempre congratulations sa aking partner. Yan ang mga talaga naman nakaka-good vibe. Salamat partner. Salamat po sa bumubuo ng Lyceum of the Philippines, Cavite. At for today's video, ang ating bida isang lolang 68 anyos na in her vlogger era. Conjacat, Arkansas! Again, Batang Maraya! Mga kalarak, saan ang nagosas na plas? Yan po si Lola Julie Awanan mula sa San Jacinto, Pangasinan. Nagsimula raw ang journey ni Lola bilang super mom sa kanyang pitong anak. Unang beses siyang nilike ng netizens dahil sa kanyang nakatutuang video sa cherry blossoms sa Amerika. Ang cherry blossoms daw kasi napagkamalan niya puno ng kamyas. Ang kanyang funny side comments umuulan ng heart at haha reacts mula sa netizens. Pero bukod sa paghahatid ng tuwa online, ang target daw na mapasaya ni Lola ay ang mga taong malapit sa kanya. At mga Kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.
Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.